Magandang araw mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagkakataong ito ay magluluto po ako ng pork mechado. Umpisa na po natin. Sa isang kawali po, maglagay po tayo ng mantika. Sunod po nating iligay ang bawang at sibuyas. Igigisa po natin ito. Mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at panonood sa aking YouTube channel. Ngayon po, habang ginigisa po ang bawang at sibuyas, ay isusunod ko pong ilalagay ang ating sliced pork o ang ating hiniwang baboy. Ayan po. Susutay po natin yan o isisimmer po natin yan. Sasangkot siya kung ano man ang tawag po. Ay kaya na po ang bahala. Basta't nandyan sa video kung paano ko po siya niluluto at ginagawa. Trivia lang po mga kapatid at mga kaibigan. Pag baboy, ang tawag ay pork mechado. Pag baka, ang tawag ay beef caldereta. Pag manok ay chicken apritada. Ano po ang ipinagkaiba ng mga yun? Ang tawag po doon ay pare-parehas din po yun sapagkat iisa lang ang sangkap po nun. Tomato sauce ang pinaka-main na pangsarsa. Nakita niyo po kanina, nilagyan ko po ng patis bilang pampalasa ng kaunti sa karne. Ngayon po ay ibubuhos ko na po ang tubig at halos pupunuin ko po yan upang sa ganon pag kumulong-kumulo siya ay pati ibabaw ng baboy hanggang sa kaiba-ibabawan ay maluluto o lalambot po siya. Ayan po, nakikita niyo po, kulong-kulo na po ang tubig o sabaw ng ating baboy na niluluto. Makikita ko rin po sa inyo ang iba pang sangkap nating gagamitin. Tomato sauce, tomato paste, ground black pepper, salt, pork, broth, balls, balls talaga, liver spread, carrots, potato, green and red bell pepper. Mamaya po ay dahan-dahan o isa-isa po nating ilalagay ang lahat ng mga yan. Pansamantala, pinakukulaan at pinalalambot ko po muna ang karne ng ating baboy. Upang sa ganun, tuloy-tuloy po ang ating pagluluto mamaya. Kapag malambot na ang karne, saka natin ilalagay ang isa-isa mga yan na nasa kanya ng harapan sa ngayon. Ngayon po, ilalagay ko na po ang liver spread. Dahil hawak ko po ang aking cellphone, hindi ko mahawakan yung lata ng liver spread. Ayan, natanggal din sa wakas. Ayun, lalagay ko na po para mabilis pong matunaw. Ayan, habang kumukulo yung tubig, matutunaw na po yung liver spread yan. Mag-i-spread siya talaga doon sa sabaw. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, makikisoy po muli ako sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe na po. I-like nyo na rin po ang aking video. At kung meron kayong katanungan o comment, mag-comment lang po kayo sa baba. Huwag po kayong mahihiya at ako'y sasagot sa inyong mga katanungan. Ilalagay ko na po ang pampalasa, ang asin, paminta, at ang pork broth ball. Ball naman, para maiba, lagi na lang cubes eh. Yoke, yoke, yoke! Ayan po, muli, isimmer po natin para manuot yung lasa. Medyo nag-reduce na po yung tubig, kaya lagyan po natin ng kaunti para naman hindi maubusan ng sauce mamaya pag inilagay na po natin ang tomato sauce at tomato sauce paste mamaya. Ngayon po, ayan po, tatanggalan ko ng tubig yung patatas sapagkat nakababad. Dahil pag walang tubig yan, mangingitim po yung patatas. Ayan po, nilagay ko na. Susunod ko pong ilalagay ang carrots. Muli,
Ito na naman po ako, pa-subscribe na po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pa-like, comment, at kung maaari, i-share nyo na rin sa inyong mga friends ang aking video. At magpapasalamat po ako ng lubusan sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, sa patuloy na sumusubaybay at nakasubscribe na po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod po nating ilagay ang tomato sauce, ang tomato paste. Ayan na po, aking ibubuhos ang tomato sauce. At pagkatapos po niyan, ay akin na rin ilalagay ang tomato paste. Ayan po. Dahil sa tomato paste na po yan, yan po yung magpapalapot mamaya sa ating sabaw. Kung hindi man maging malapot, mga kapatid at mga kaibigan, ay pwede nyo naman pong lagyan ng aking ginagawa sa mga nauna ko ng mga video. Lalagyan po natin ng slurry bilang pampalapot. Pero wala sa video sa pagkakataong ito, mga kapatid at mga kaibigan, at hindi ko rin siya nilagay sa listahan ng mga ingredients. Yan, nilagay ko na po ang bell pepper. Siyang magsisilbing aroma ng ating pork meat chado. Optional lang po itong aking nilagay na brown sugar. Kung gusto nyo o hindi, ay nasa sa inyo po. Nilagay ko po ang brown sugar para labanan yung asim ng tomato sauce at tomato paste. Nang sa ganun, medyo tumamis ng konti. Ayan po, halos malapit na pong matapos ang ating pork meat chado. Naku po, napakasarap po niyan. Yummylicious, ulala, my goodness. Napakasarap ang ating pork meat chado. Sa tingin pa lang, ay tatakam ka na talaga at mapaparami ka ng kain ng kanin. Subscribe po. Maraming maraming salamat pong muli. At kung hindi pa po kayo naka-join sa aming YouTube Aspirants Family, mag-join na po kayo, mga kapatid at mga kaibigan.